Ang kwento na ito ay magpapaalala sa atin ang paggawa ng kabutihan sa isang tao ay maaaring makapagbabago sa taong natulungan mo at darating ang araw na mayroon pa rin magandang kapalit nito na hindi mo aasahan. Isang kwento na naman ang may babahagi ko sa araw na ito na Jack ay kapupulutan natin ng aral at nagbibigay inspirasyon sa ating buhay. Pero bago ang lahat, huwag mong kalimutan mag-like at subscribe at ang button bell para ma-notify ka sa mga paparating kong mga videos. Samahan mo ko sa aking kwento pagkatapos ng intro. Kilalanin natin ang isang batang ito. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Kiko. Isa sa karamihan na kailangan niyang magbanat ng buto upang mabuhay dahil mahirap lamang ang kanyang pamilya. Sa kagustuhan niyang matulungan ang kanyang pamilya tulad sa mga bayarin nila, pinasok niya ang maging kargador sa palengke. Sa murang edad ni Kiko ay natuto na siyang magbanat ng buto. Walang ibang iniisip kundi ang kumita siya upang matulungan niya ang kanyang pamilya. Hindi alintana ni Kiko ang init ng araw at pagod sa maghapon. Isang araw habang nagtitinda si Kiko ay nakakaramdam siya ng pagod at gutom. Kaya naisipan niya na pumunta sa isang bakery dahil meron siyang nagustuhan na pagkain. Ngunit bago siya pumasok ay huminto muna siya upang tingnan ang kanyang pera. Kung kasya ba ito? Nung oras na yon, nalaman ni Kiko na isang barya na lang pala ang laman ng kanyang bulsa. At alam niyang kulang ito at hindi kasya para makabili ng kanyang makakain kahit isang pirasong tinapay man lamang. Ano kaya ang gagawin ng batang si Kiko? Ngayon wala siyang pera na pambili ng pagkain niya at gutom na siya nito. Itutuloy natin ang kanyang kwento. Wala nang magawa ang batang si Kiko, kundi lisanin na lamang niya ang bakery. Habang naglalakad, ang batang si Kiko ay kumakalam ang kanyang sikmura at nahihilo pa ito dahil sa kanyang nararamdaman. Nararamdaman niya ang init, pagod, uhaw at gutom. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Nag-iisip siya ng paraan kung paano siya makahingi ng kahit tubig man lamang. Hindi kalayuan natanaw niya ang isang bahay. Lumapit siya at kumatok, nagbabaka sakali na pagbigyan siya sa may-ari nito. Ilang sandali lamang ang kanyang paghihintay. Bumukas ang pintuan at bumungad sa kanyang harapan ang nakangiting isang babae. Sinabi niya sa isang babae na kung maaari ba daw na makahingi siya ng kahit isang basong tubig lamang. Dahil nauuhaw na raw siya. Napansin ng isang babae na namumutla si Kiko at mukhang gutom na gutom ito. At pagod na pagod pa ito at hawak-hawak ng batang si Kiko ang kanyang sikmura. Kaya binigyan siya sa babae ng isang basong gatas at isang kanin. Agad naman tinanggap ni Kiko ang gatas at kanin. Pagkatapos niyang kumain ay tinanong niya ang babae kung magkano raw ang kanyang mababayaran. Napangiti na lamang ang isang babae sa tanong sa batang si Kiko at sabi niya na wala kang dapat babayaran Kiko dahil ang sabi ng aking ina ay huwag akong humingi ng pera kapalit ng tulong. Muling nagpapasalamat ang batang si Kiko sa babae. At tuluyan na siyang umalis sa bahay. Habang naglalakad si Kiko ay ramdam niya ang panunumbalik ng kanyang lakas. Nakangiti ito at naisip na may mga tao pa rin na mabubuti ang kalooban na hindi naghahangad ng anumang kapalit. Dahil sa kabutihan ng babae, nagbago ang pananaw ni Kiko at sinabi niya sa kanyang sarili na pagbubutihin niya ang kanyang pag-aaral. Balang araw makakatulong rin siya sa mga taong mahalaga sa kanya. Nakalipas ng 10 taon, nagkaroon ang babae ng karamdaman. Hindi matukoy ng mga doktor kung anong klaseng sakit dahil ngayon lang sila nakakakita ng ganitong ori ng sakit. Ipinadala nila ang babae sa syudad upang may pasuri ng mabuti sa mga espesyalista.
Ngunit kahit ang mga doktor doon ay nahirapang tukuyin kung ano ang dahilan ng kanyang karamdaman. Lumipas ang 2 araw, isang doktor ang kauna-unahang nakakadiskubre sa kanyang karamdaman. Nang makita niya ang profile ng pasyente, nalaman niya na pareho sila ng bayan na pinanggalingan. Agad niyang pinuntahan ang kwarto ng babae. Hindi siya nagkamali sa kanyang hinala dahil ang babaeng iyon ay ang tumulong sa kanya 10 taon na ang nakalipas. At siya ang ginawa niyang dahilan upang magbabago ang kanyang pananaw sa buhay. Sinabi ng doktor sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat upang mailigtas niya ang buhay ng babae. Isang gabi, habang nagpapahinga ang doktor ay nakakatanggap siya ng isang tawag mula sa ospital. At ayon dito, mas lumala daw ang kondisyon ng pasyente at baka hindi na raw magtagal ang kanyang buhay. Kahit ginawa na raw nila ang lahat para maligtas ang kanyang buhay, ay wala pa rin kasiguraduan kung tuluyan ba siyang gagaling. At baka daw na hindi na nila madugtungan ang buhay ng pasyente. Subalit, sa kabila ng lahat ng kanyang nalalaman, ay hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang doktor. Handa niyang gawin ang lahat ng makakaya niya upang mailigtas ang buhay ng pasyente. Kinabukasan, binisita niya ang pasyenteng babae. Nakakonekta ang iba't ibang makina sa kanyang katawan. Namumutla ito at payat na payat. Wala pa rin pagbabago sa kondisyon ng pasyente nila. Halos mawala na ng pag-asa ang doktor. Napagdesisyonan ng doktor na tatanggalin na ang life support. Ngunit bago niya ito gagawin, umupo muna siya sa tabi ng babae. Hinawakan niya ang kamay ng pasyente niya. At sabi niya, nung bata pa raw siya ay may isang babae na tumulong sa kanya. Binigyan raw siya ng isang basong gatas at kanin na dahilan upang magbago ang kanyang pananaw at nagsikap sa kanyang pag-aaral. Paalis na sana ang doktor ay biglang gumalaw ang daliri nito na nangangahulugan na gusto pa siyang mabuhay. Nakangiti naman si Kiko dahil nakitaan niya na may pag-asa pa ang kanyang pasyente. Makalipas ang 1 linggo, kinausap si Kiko ng head doctor sa hospital. At ayon dito, kailangan na raw nilang tanggalin ang life support sa pasyente. Mababa na raw ang posibilidad na mabuhay pa ito. Bukod pa noon, malaki na raw ang gastos ng hospital. Nakiusap naman si Kiko na kung maari pang bigyan ito ng huli pang pagkakataon. Sinabi niya na malapit na itong gumising kahit alam niya na walang kasiguraduan ang lahat. Walang tigil ang pagdarasal ni Kiko na sana'y magising na ang kanyang pasyenteng babae. 1 oras pa lamang ang nakalipas ay nangyari ang isang himala dahil nagising na ang pasyenteng babae. Nakalipas ang 2 linggo ay tuluyan na naka-recover ang pasyente nilang babae. Bago lumabas ang babae sa ospital ay hiningi muna ni Kiko ang hospital bell mula sa cashier. Napakalaki ang bayarin nito, ngunit ngumiti lamang si Kiko. At mayroon siyang isinusulat doon. Ipinaabot niya sa 1 nurse. Nung matanggap na ng babae, parang ayaw niyang tingnan ang halaga nito. Batid niya sa kanyang sarili na napakalaki ang kanyang babayaran. At nung binuksan na niya, ay may napansin siyang nakasulat sa dulo ng papel na kalagay noon na nabayaran na raw ng 1 basong gatas at kanin. At may pangalang Dr. Kiko na patulo ang luha ng babae habang inaalala niya ang batang natulungan niya noon. Hindi niya lubos akalain na ang simpleng bagay ng kanyang nagawa ay masusuklian pala ng kabutihan. Kaibigan, maraming salamat muli.